Go. Sa tenga kasi natin, yung tenga kasi natin, limit sa kaalaman ng ano, ng marami, no. Mm-hmm. Yung tenga kasi functions for balance. Okay, nasa loob din, kaya nga yung nerve na yun, yung eighth cranial nerve, it's known as the vestibulocochlear nerve, no. Vestibulo. Asan yung balance? Actually hindi siya kita dito. It is inside the ano. Yeah. Ayun, yung sa isa. Ito. Okay, this is the inner ear. Okay, nagpalit tayo ng ano. Buti si Doc William, daming ano, daming diagrams. Magagalit yung followers ko. Sabihin, ang liit-liit, mag-mini studio kayo, hindi ko makita yung picture. So, ito yung ano, ito yung inner ear natin. No? So, this is the cochlea, no? Cochlea. And then, ito yung semicircular canals natin. Tatlo siya, no? Yung semicircular canals, dyan actually yung organ for balance natin, no? So, actually, ang ginagawa ng tenga, it orients us. Kasi ang balance natin is an interplay of tatlo. Visual, orientation natin visual. Proprioception, yung ano natin, feel of the environment. So, let's say, nakaupo akong ganito, meron akong sensory input from the chair to my thighs and to my butt, no? Na nagsasabi, nakaupo ako, tsaka yung paa ko sa floor, no? It orients me na, eto, this is proprioception. The other one is yung sa tenga natin. It orients me na, eto yung position ko, okay? What happens sa vertigo? Ito kasi pag yung nahihilo sa mga vertigo. Sa may mga vertigo, yeah. Ito, this is assuming ha, kasi marami tayong causes of dizziness or hilo. Pero this is assuming yung problema natin ay nasa tenga. What happens? Meron kasi tayong tinatawag na otoliths, no? Or mga bato, mga maliliit na bato dito sa semicircular canals, no? Itong mga bato na to ay para siyang nagfa-function as, I would describe it as ano, level. Alam niyo po yung level sa ano, sa carpentero. Yung when they do construction, may level siya. Okay. Nandun siya. Now, when these otoliths, when these stones, or itong mga bato na to, nag-move na ganun, it sends neuronal information sa brain natin kung saan ang orientation natin. Okay, na nakaganito tayo. Minsan, itong mga bato na to ay nadi-displace, napupunta kung saan-saan. Okay. Once displaced sila ngayon, hindi na ngayon malaman ng brain natin kasi pag-displace sila, ano-ano yung, let's say for example, itong buttons na to, pag pinindot ko tong button na to, it tells me that I am in a horizontal plane. Pag ito naman, nasa vertical ako or nakatagilid ako. Ngayon, kung yung button na yun na nasa horizontal ay napunta dito sa vertical, okay, nag-iiba ngayon yung position kasi iba yung buttons na pinipindot niya. Pero, yung mata mo, tsaka yung proprioception, yung feel mo, ay nasa horizontal. So, nahihilo ngayon yung brain natin, nahihirapan siyang i-correlate saan ba talaga ako, nakatayo ba ako, yes, or nakahiga ako. So, nahihilo tayo. Kaya pala nahihilo, kadalasan din dahil nga sa tenga, minsan like to si Doc Lisa, nakahiga, biglang umupo, pagising, nahilo na. Nahilo. Tapos yung mga bata, huwag nyo to gawin, pero alam kung gusto nyo gawin, di ba? Umiikot sila. Sa merry-go-round. Merry-go-round. Iikutin mo yung kalaro mo ng 10 beses, mabilis. Mabilis, yeah. So, iniikot-ikot mo to. Yeah, iniikot-ikot mo yung ano. Kaya talagang mga parang ganun yung ano, yung effect. Mahihilo talaga. No, so ano usually yung ginagawa? Usually meron naman tayong mga tawag natin dito ay benign positional paroxysmal vertigo. Paroxysmal because tenga galing yung ganyang hilo pa. Ano makikita nila? Actually by experience, by statistics, it's around 20% lang eh. Maliit lang ang vertigo. The most common cause kasi sa dizziness, pag sinabi mong vertigo, it's the sensation is talagang umiikot yung kwarto or yung paligid. So parang umiikot yung kwarto. Sometimes it's either umiikot or parang shaky, parang nasa barko, no, gumaganon ganun. 20% dahil dito. Yeah, because ang kadalasan, the most common cause pa rin is because of hypotension, orthostatic hypotension, yung biglang minsan nagde-decrease yung blood pressure, so minsan nahihilo, or sobrang taas ng blood pressure, nahihilo, or sometimes you have low blood sugar, hypoglycemia, no, nahihilo. You should rule out all these other causes before muna natin isipin na sa tenga siya. Kadalasan naman, I get referrals from cardio or from internal medicine or from ophtha. Minsan din, ang mata ang problem, no, na nagkakos ng hilo. Pag malabo ang mata, pag malabo ang mata, syempre, any that can affect. Mo, hindi balance, mahihilo pa rin. Mahihilo. Pero ang hilo sa mata, parang nalulula lang eh. Parang ganun eh, oo, parang nalulula. Pero yung vertigo sa tenga, is talagang umiikot. Or parang, the sensation is parang ano, nasa barko po kayo tapos medyo maalon. Na, mga ganun. Parang ganun siya. Saka yung vertigo, nakakatakot eh.
medyo nagpapanik yung mga patients. Nagpapanik because syempre hindi sila makatayo, tapos syempre sobrang ano. So sa ganitong vertigo, Doc Jim Di Magila, alam ko naman marami kang tinutulungan sa home, may home remedy ba to wala? For the home remedy meron actually. Yung gamot na binibigay sa vertigo is only for the symptoms. Para sa symptoms lang siya. Tulad ng yung pagkahilo. Let's say for example we have Circ or Betahistine, no? Betahistine. I'm mentioning brands. You have Circ, you have Vertigra, Exigo, etong mga to. Yung Meclizine, mga dizzy tab, pwede rin. Pwede rin. These are drugs actually that address the symptoms. No, but what do? We actually have a maneuver sa clinic na tinatawag namin na D-Hall-Pike Epley maneuver. So what's that? Rini-reposition namin yung sinusubukan namang ibalik sa normal yung mga bato na na-displace. Mm-hmm. Okay? Pero limit sa kaalaman naman ng marami, magagawa niyo po ito sa bahay. What do you do? I would advise ganito. Bago matulog at saka sa pagkagising sa umaga, no, huwag munang gumalaw, no. Let's say yung normal position mo pagising mo is nakatihaya, nakaganoon, no. Huwag munang gumalaw, siguro mga 30 seconds to 1 minute, no. 30 seconds, nakaganoon lang. And then the next thing you do is yung ulo muna sa kaliwa. Okay, 30 seconds. Tapos susunod yung katawan. Nakaganoon. 30 seconds, no? And then ulo na naman sa gitna, 30 seconds, tapos katawan. Tapos kanan naman, tsaka kayo tumayo. Gawin niyo po every day para maibalik po yung mga otoliths or yung mga maliliit na buto na na-displace. Mas gagaling po. That's actually the mainstay of treatment for vertigo. Kasi kung magda-drugs tayo, it only addresses the symptoms. Hindi niya ina-address yung cause ng vertigo. Kailangan ba bagong gising o pwede gawin kahit anong oras? Pwede gawin kahit anong oras, especially pag nahihilo. You can actually do it anytime. Pero pwede I would recommend natin it. Para masanay sila. So, nakahiga. Let's say, pag gising, nakaganito. Nakatihaya. Okay, nakaganon. Huwag munang gagalawin yung ulo. Sabay-sabay po. Mga 30 seconds muna. Bibilang tayo ng 30 seconds. After that, let's say 30 seconds na, ulo muna sa kaliwa or sa kanan. Depende sa kung anong preference niyo. Pero let's say kaliwa. Todo kaliwa. Ganun. 30 seconds muna. Tapos, katawan naman. Ganyan. Sama yung katawan. Katawan. 30 seconds so, muna. So yung mukha, naka-side view na. Opo, naka-side view na. Side view. Opo. Tapos, next, yung ulo babalik sa gitna. Ganyan. 30 seconds. Ulo lang babalik? Ulo lang, huwag muna yung katawan. Tapos, katawan naman. No? Ganyan, 30 seconds. Tapos, ulo naman, tapos katawan, tapos tsaka tatayo. Yung ulo naman, 30 seconds. 30 seconds. Naman. Tapos, katawan with naman. With katawan, 30 seconds. 30 seconds. And then, babalik yung ulo. Hindi na po. Ganyan na po. Tapos, tatayo na po na, agad. 30 seconds. Tapos tatayo, tatayo na. Pero it's known ang as nabasa Epley ko maneuver. Sa Epley's yung binababa pa yung ulo. Actually, that's what, that's sinuswing-swing. Pang-doktor na po yun. Bakit kailangan sinuswing-swing? Sinusubukan natin ibalik yung otoliths to the normal. Ano. Pero yung tinuro ko po sa inyo na pwede yung gawing home remedy, that is over a number of days, no, mataas din ang chance na gagaling din kayo. Pero let's say, for example, nasa clinic kayo, nasa doktor, gagawin ko po yun, yung sinuswing-swing. Para maibalik ko yung ano. Yung swing, mabilis yun, di ba? Parang mabilis yun. Mga 10 mabilis seconds. Ibabagsak yun eh. Babagsak, tapos gaganon. Sa kaliwa. Kaliwa. Tapos may maneuver yun eh. May maneuver. Pero itong dahan-dahan pwede na. Pwede na yung dahan-dahan sa bahay. That's so, home remedy. Sariling gawa yun. Sa mga OFW, alam nyo na, panoorin nyo lang. Ulit-ulitin nyo itong video. Tips sa hilo. Plus, pwede rin uminom nitong mga Betahistine, Meclizine. For a few days? Yeah, pwede naman. Betahistine is also good. Let's say, for example, Betahistine is Circ. Exigo, Vertigra, these are the brands. Ilang araw iinom yan? Actually, we can give it as long as 3 weeks. 3 weeks. Pero pwedeng ilang araw lang tigil. Pwedeng ilang araw lang kung wala na yung symptoms. Medyo pwedeng mahal eh. Ano, pwedeng tigil. Kung walang pera, pwede rin wala. Does it help? It does. For the symptoms. Mm-hmm. Pero yung cause nga niya, which is the otoliths na displace, no? You have to do the maneuvers. Higa. You have to do the